Naloko na! Barangay Ginebra, bakit nga ba walang import sa darating na Game 7 Finals ng Commissioner's Cup? At Joshua Munzon, diretso pala sa Barangay Ginebra? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Isa nga sa pinakamatinding laban ng Barangay Ginebra ang ngayong Commissioner's Cup Finals na kontra sa Bay Area Dragons, kung saan talaga namang napakarami ang nag-aabang na sinasabi ngang Pilipinas kontra Hong Kong. Kahit nga na schedule ang laban ng Barangay Ginebra at sa Philippine Arena nga gaganapin, napakaraming fans talaga ang bumili ng tiket at almost lower backs at gin ad na lamang ang natitira. Good news din para sa mga Ginebra fans na nakabili ng tiket, dahil libre po ang shuttle nyo from Manila to Arena at Arena to Manila. Tunay ngang napakarami ng fans ng Barangay Ginebra na sumusuporta dito sa Pilipinas. Hindi lamang yan, mga ka-idol, pati sa China, inaabangan ang laban ng Barangay Ginebra kontra Bay Area Dragons, lalong-lalo na ngayon, Game 7. Kabila ng pag-aabang natin sa PBA Commissioner's Cup Finals, aabangan pa rin natin ang PBA 3x3 na magsisimula na sa January 14, at yan nga ang Season 2, Third Conference. Kaya nga, mga ka-idol, ay mahirap mapredict kung sino makakakuha ng kampiyonato sa Commissioner's Cup. Alaman natin ang Barangay Ginebra, ngunit hindi pa natin kilala kung ano ang kayang gawin ng Bay Area Dragons. Sa ngayon ay alam natin kung gaano kadeterminado ang Bay Area Dragons na talunin ang Barangay Ginebra. Lalo na't inaasahan nga natin na mas dadami ang susuporta sa Barangay Ginebra at gaganapin nga ito sa Philippine Arena, at inaasahan din na muli magbabalik ang record na 50,000 na tao na manonood sa laban ng Barangay Ginebra, katulad na lamang noon ng laban ng Barangay Ginebra kontra Miracle Balls noong 2017 PBA Finals. Nasabi nga ng isa sa mga player ng Bay Area Dragons sa Siyang na kung gaano karami ang sumusuporta sa Barangay Ginebra, mas ginaganaan silang maglaro, mas namomotivate sila, dahil pakiramdam nga nila walang kumakampi sa kanila, kung kaya't karapat dapat nga na mas patunayan pa nila na sila ang tunay na kampiyonato. Tulad na lamang ng Game 6 na talaga namang marami ding nanood, kung saan pinatumba ng Bay Area Dragons ang Barangay Ginebra sa score na 87-84. Kung titingnan nga natin ang statistics ng mga players, si Miles Powell nga ang naging best player of the game para sa Bay Area Dragons. Ngunit sa overall nga na statistics, si Justin Brownlee ang nangunguna. Kahit papaano ngay, napatunayan din naman nitong si Miles Powell na siya ay isang best import. Pagkapanalo nga ng Bay Area Dragons sa Game 6, talaga namang na-amaze itong si Coach Brian kay Miles Powell. Ang itinuturing na savior at muling bumuhay sa legacy ng Bay Area Dragons, sabi nga ni Coach Brian, "I have exhausted bodies on the floor. What we do and how we play to stay with Ginebra in existing. Miles Powell is not conditioned to walk into something like that. It's total will. His spirit is incredible and our young kids know that about him, and there's somebody to play off. We put the ball in his hands in the last 5 minutes of the game when we went down by 7 and he took us to the promised land and we got another one, Game 7. I never been a part of anything like this. That was so special in that arena. And how great of basketball series this has been. What's coming up next on Sunday is going to be incredible." Para naman sa self-proclaimed na best import na si Miles Powell, we all know the job, and the job is to go out there and win. We all want to win. We know what's at stake. Ginebra is a great team, so whenever we lack, we know that they're going to punch us. We stick together. We have each other's backs. We break the huddle and say family, because family has each other's backs, and that's just what we're all trying to do. The main goal in Game 6 was win and get the Game 7, and that's we did. Ngunit sa kabilang banda nga ay napag-usapan kung totoo nga bang nagkaroon ng injury itong si Miles Powell, na sinasabi nga na nagkaroon siya ng torn tendon. Nanilinaw nga na ating source na kung mayroon kang torn tendons, hindi agad ito gumagaling at it takes 12 weeks para mag-heal. Kung kaya't marami nga nagsasabi na tila fake ang nasabing injury nitong si Miles Powell. Marami mang di makamove on ngayong kaganapan sa Commissioner's Cup Finals, ngunit kailangan nating tanggapin, mga ka-idol, na may nananalo at may natatalo, at hindi tayo palaging nananalo. Ngunit sa kabilang banda nga, hindi pa huling lahat, lalong-lalo na Barangay Ginebra, kung kahit sinasabi nga na never say die at naniniwala tayo na makukuha nila ang kampiyonatong ito. At yun naman, dumako tayo sa other issues, kung saan itong coach ng Phoenix Super LPG na si Coach Topex Robinson ay hindi na muling pumirma ng kontrata. Dahil siya nga ang napipisil ng DLSU coaching gig.
Kaya acting coach ng Phoenix Super LPG, itong si Jamaik Harin, kung saan sinabi nga niya na ipagpapatuloy niya ang iniwang legacy nitong si Coach Topex Robinson. Kang balita rin mga ka-idol kung saan tinatarget na naman ang SMB na pakawala ng mga legit shooter niya katulad na lamang nitong si Marcio Lassiter at Chris Ross dahil sa isang malaking big trade plan. Kung saan tila nga sinisimula na ng SMB dahil ang original import ng SMB na si Marcus Weathers ay napunta sa Northport Batang Pier at yan nga ay may malaking dahilan mga ka-idol. Ayon nga sa ating nakalap na informasyon, Marcus Weather will start the conference as Batang Pier, not a beer man. Cameron Clark flying in for SMB, Ross, plus maybe Herndon, plus pick for Bolick could happen before or after Governor's Cup. Ngayon nga may bagong trade approved kung saan itong si Joshua Munzon ay mapupunta sa Northport Batang Pier kapalit nitong si Kevin Perrer. Marami nga ngayon na nagsasabi na matik na yan na kapag napunta sa Northport Batang Pier, ang bagsak ay sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na't all-around player din itong si Joshua Munzon. Magaling din naman sa 3-point shooting, lalong-lalo na din sa depensa na kailangan nga ngayon ng Barangay Ginebra. Ngayon inaabangan kung talagang papasok ang Pure Gold sa PBA teams at gayon din naman ang Mighty Sports. Kung nga sa kompletong listahan ng mga imports para sa darating na Governor's Cup, tila handang-handa na rin naman para sa bounce back ang Blackwater Bossing para sa darating na Governor's Cup. Sa pang-update mga ka-idol kung saan bukod nga kay Joshua Munzon na maaaring mapunta sa Barangay Ginebra, ito namang si Bobby Ray Parks Jr. na dating player ng TNT ay nagnanais magbalik ng PBA at maging bahagi nga ng Barangay Ginebra. Ngayon naman ay pag-usapan natin mga ka-idol ang darating na matinding laban sa Sunday ng Game 7 ng Commissioner's Cup Finals kung saan nadismaya nga itong si Coach Tim Kun dahil tila ready na nga Barangay Ginebra sa Friday sana, ngunit na-move nga ito ng Sunday. Habang si Justin Brownlee ay ready na rin, sabi nga niya, "To be honest, I still feel good. I was ready to play Friday, but I'm sure the extra days can help everybody." Sa pagkatalo nga ng Barangay Ginebra sa Game 6 para sa kanilang captain na si L.A. Tenorio, "Always grateful and thankful for the another opportunity to play in this kind of atmosphere in front of thousands of basketball fans. Looking forward for another historic game under my belt." Ngunit sa kabilang banda ngayon maraming nag-aalala para sa darating na Game 7, lalo pat sinasabi na ang lineup ng Barangay Ginebra ay magiging all-Filipino lineup. Hindi nga natin dapat ikalungkot ang magiging all-Filipino lineup mga ka-idol dahil ito isang malaking good news mga ka-idol dahil itong si Justin Brownlee ay ganap ng Filipino. At sabi nga sa ating source, sinasabi dito na finally it's official, One Ginebra Nation, mabuhay! Mabuhay Justin Noy P. President Ferdinand Marcos Jr. has signed into the law measure granting Philippine citizenship to Ginebra import Justin Brownlee under Republic Act 11937. Yan nga'y kinumpirma ni Senator Francis Tolentino. Sa darating na Game 7 nga mga ka-idol, maituturing na all Filipino na ang Barangay Ginebra. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, mananalo nga kaya ang Barangay Ginebra sa darating na Game 7 o hahayaan na nga nilang maagaw ng dayuhan ang titulo ng kampiyonato para sa Commissioner's Cup? Kung namin yung kasagutan sa suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.